Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Biyernes at dalangin ng aking puso, nadatnan kayo ng live broadcast na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Sorry po, nasa mabuting kalagayan. Kung ako naman po at ang aking sambahayan ang inyong tatanungin sa awa at biyaya ng Panginoon, ay nasa maayos naman po kaming kalagayan. Sa araw pong ito, mga kapatid, muli ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Dalangin po ng aking puso na ang mga pag-aaral na ito ay pakinabangan po ng bawat isa sa inyo. That is the goal of your humble servant to bring you the Word of God on a daily basis, to challenge us and to help us grow in our Christian walk. Wala pong iba, wala pong ibang intensyon. Hindi po ang layunin ay magpasikat, hindi po ang layunin ay manghingi ng pera o kung ano pa mang pabor. What I am in heart, what I have in heart is for the gospel and the message of the Lord to be spread on a daily basis. Hindi po natin hawak ang buhay natin. Wala po tayong katiyakan sa mangyayari bukas. Ang lahat ay biyaya at awa lang ng Diyos. Kung meron pa tayong buhay at kalakasan, gamitin po natin para sa Kanyang kaluwalhatian. At ito po yung ministeryo na alam kong ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon na gawin. Kaya po ito ang atin pong isinasagawa. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay hango sa aklat po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Chapter 4, 12 to 14. Ito po ang ating tatalakayin. At dito po makikita natin yung the goal of the church. Ano po ba ang layunin ng simbahan? Actually, marami pong goal ang church, hindi po ba? The goal of the church ay yung isang araw ay kunin ng Panginoon at ikasal sa kanyang groom. Yun po yun, di po ba? We are dreaming of someday pagbalik ng kasintahang lalaki ay dadatnan niya ang kanyang iglesia, ang kanyang bride na handa para sa kanyang tinatawag na pag-iisang dibdib. So the church is called to be the bride of the groom, which is Christ. Pero habang nandito pa ho tayo, habang nandito pa sa mundo ang church, ay meron siyang purpose, meron siyang layunin. At dito po sa Ephesians chapter 4, 12 to 13, o isama na natin yung verse 14 pala, makikita natin yung ultimate goal of the church. Kaya po yung church na kinabibilangan mo ngayon, the local congregation, dapat po ang concentration talaga niya ay ang nandito po sa Epeso 4:12 hanggang 14. Ano po ba sinasabi ni Apostle Paul sa mga verses na yan? Ito po ang sabi. Unahin po natin sa English. Ang sabi po sa English, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. So ito po yung sinasabi ni Pablo na goal ng simbahan. Tagalogin po natin, ito po ang sabi sa Epeso 4:12-14. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at paglilinlang. So purihin po ang Panginoon. Sana po ay naintindihan na natin ang bagay na ito, but I would like to expound it a little more. Atin po itong pagbubulay-bulayan, isa-isahin natin ang mga talata. Alam nyo mga kapatid, ang mundong ating ginagalawan ay ang mundo ng instant society. People wants instant. There is an instant coffee, instant oatmeal,
Instamatic cameras. Dati po ang camera, di ba? You may film. Ngayon, automatic. You can take pictures kahit gaano kadami. Thousands and thousands of pictures every day. You can do that. Meron pong instant cameras, instant breakfast. No? Yung pong breakfast na you will just put it on a microwave. Kumpleto na po yun. May ulam, merong kanin, meron na pong gulay. I-microwave mo lang instant. You don't need to cook. So the modern man and woman and child cannot and will not wait for desires to be met. We always want quick, fast. Kaya nga may fast food. Ang bilis, no po? Yung drive-through. Paglampas ng iyong sasakyan, kuha order mo, bayad ka dun sa counter, susunod nun, order na. Kakainin mo na lang. Kaya yung mga tao, kahit sa sasakyan, they can have their breakfast. People today demand instant gratification. Kung anong gusto nila, dapat makuha nila. Ganun ang takbo ng mundo ngayon. Kaya nga yung mga fast food restaurant, we can get fast food for fast times. We are tired of waiting. Ayaw natin ang maghintay ng development. Halimbawa, developing ng pictures. Dati, pag ikay nag-picture, dadalin mo yun sa photo lab, yung laboratory, ipaprocess yun, babalikan mo yun, it will take a while bago mo makita yung picture. Ngayon, hindi. You can easily delete the picture if you don't want, and you can easily post pictures that you like. Ano, nakakapag-selfie lahat. Hindi natin ma-imagine na darating tayo sa panahon ng ganitong teknolohiya. No, may many camera outlets have a machine that can take photo and develop your pictures while you wait. Yung mga booth na upo ka lang doon, pag upo mo, hulog ka lang ng bayad, picture-picture ka na doon. Paglabas, piprint na mismo sa'yo. So, napakabilis, no po? At hindi mo kailangan maghintay. If you want coffee, may mga coffee bendo, nahuhulog ka lang ng, sa Pilipinas, 10 pesos, may lalabas na yung baso mo, doon ka, may kape ka na in an instant. At ngayon, iba-ibang klaseng kape. Hindi ko na-imagine na yung simpleng kape ay darating doon sa pagkakataon na pwedeng maging fancy at magkaroon ng iba't ibang uri ng kape. May coffee latte, may coffee latte ay kape at gatas. Merong cappuccino, kape na merong tsokolate, cappuccino, at kung ano-ano pa, iba't ibang klase ng kape. In fact, naglitawan yung mga coffee shop selling different types, different brand, different kinds of coffee. At napakatindi. Ngayon, may microwave. Dati wala. Magiinit ka ng ulam, init mo. No? Wala nga refrigerator nun para iimbak ang ulam eh. Ngayon, lahat na po ng technology. And ito po yung tinatawag na ano yun? A life of instant gratification. So, kung ganito at mabilis ang mundo sa pamamagitan ng mga bagay na ito, pwede ba sa buhay spiritual ay mabilis din? Pwede ba na pagdating sa growth ay mabilis din? Pwede ba pagdating sa pagmamature ay mabilis din? Well, sa ating binasang talata, the Lord tells us it takes time. There is no quick way to growth. It is a process. It takes time for us to grow up and become mature, especially in the faith and in our Christian walk. We seem to forget in our age of instant convenience food, products, and services that mature Christians are not produced by taking a rounded teaspoon full of gospel, of just listening to a certain mantra of a preacher and adding up a warm acceptance, and lo and behold, meron ka ng instant full-bodied Christian. Marami pong nag-aakala na ganun lang kadali, at pag ikaw ay napatungan ng kamay, lumapit sa altar, sumunod sa panalangin, instant Christian and you are matured already. There are no in by the way, sa Bible meron naman tinatawag na instant conversion, and we can see a lot of that, like the Apostle Paul on the road to Damascus, like the man on the cross, hanging on the cross, instantly they were converted at sila ay isinama pa nga ng Panginoong Hesukristo sa paraiso.
But mga kapatid, kung meron mang instant conversion, there is no instant holiness. Sanctification and maturity in the faith is a progressive thing. Hindi pagka born again, yung pagsilang ng bata, ito ay matured, may bigote, at ito ay pwede nang mag-produce ng baby kung gusto niya. It doesn't happen. Physically, hindi ito pwede, ganun din sa spirituality. Kaya nga mga kapatid, dapat ay nagsusuri tayo, tinitingnan natin, tayong nag-aakalang nakatayo, tayong nag-aakalang matibay, ay mag-ingat, baka tayo mabuwal. Tayong nag-aakalang alam na natin ang lahat, pero hindi naman pala at wala naman pala tayong kamuwangan. So today's scripture passage tells us, Christ has given office bearers in the church. Christ has given leaders like pastors, bishop, ito yung mga term na ginagamit, overseer. Ito yung mga leaders sa church at ibinigay ito, ang sabi nga sa Ephesians chapter 4, andun yung apostles, prophets, teachers, and pastors. So those names, leaders, or so-called office bearers were given by God so they can grow and mature in the faith, the believers. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, and we can add more, elders, deacons, officers of the different departments, anumang mga tungkuli na meron sa simbahan na inyong ginagalawan ay inilagay yan ng Diyos for a sole purpose of equipping and making the members of the church grow into maturity. Ano ba ang goal of the church? What is the goal of the church? 1, unity. 2, maturity. And 3, fullness. Yan po yung makikita natin. Pero ang word na gusto kong pagtuunan natin ng pansin sa Ephesians 4:13 ay yung word na reach. Until we all reach. Yan po yung term na yun. The word reach in our text describe, and it was used at the beginning of verse 13, it was used 9 times in the book of Acts. At ito po'y ginamit in the book of Acts 9 times, signifying or telling a travelers arriving at their destination. 9 times in the book of Acts for travelers arriving at their destination. So the word indicates movement and a movement towards a place of goal. Yung po ang ibig sabihin nun, kapag binanggit po yan, may mahalagang kahulugan at ito ang unang gusto kong pagtuunan ng pansin. Ibinigay ng Diyos ang prophet, apostles, evangelists, yung mga leaders ng church na ito, para ano? Maging vehicle, maging movement, maging point of travel for the church to reach a desired destination. So in using this word in our text, and this word, 9 times po itong ginamit in the book of Acts. So, kung titingnan natin, in using this word in our text, the Apostle Paul wants us to picture God's people as traveling on a road to a certain destination. And that travel is guided, carried through by the what we called office bearers, the leaders of the church. Kung saan igigiya ng mga leaders na ito ang church, doon sila susunod. Kaya mga kapatid, ubod ng halaga, napaka-importante na yung mga leader, tagapagturo, especially ang pastor na laging nasa pulpito, ay igigiya ang church doon sa goal, which is unity, maturity, and fullness. Hindi kung ano-ano at hindi kung saan-saan. Kasi merong proper destination. Merong mahalagang direksyon. At pag hindi ganun ang layunin ng mga tagapagturong ito, ng mga office bearers na ito, ipapahamak nito ang simbahan. Amen? So in using this word in our text, the apostle wants us to picture God's people as traveling on a road.
Ikaw na nakikinig sa akin ngayon, yung buhay Kristiyano mo is like traveling on a road. Ngayon, anong destination? Ano ang goal? Naaakay ka ba ng pastor mo? Nadadala ka ba ng leader ng simbahan, ng elders, ng deacons, o ng mga officers ng church towards your destination, towards your goal, towards your destination? All of our life is to be spent on trying to reach this goal. We have to make a progress on the journey. Kung walang progress, malaking problema ito. Sa buhay na ito, in this life and on this earth, this goal or destination is never quite reached. Nevertheless, it is something we must always strive for and aim for. Opo, wala naman pong magiging perpekto sa mundong ito eh. Wala naman po talagang darating doon sa fullness of Christ, yung wangis ni Kristo, yung Christ-likeness. Pagdating pa ng Panginoon at binago tayo yung glorified body, yun po yung perfection eh. Yun na po yung ultimate. Pero habang nandito tayo, we must always strive for that and aim for that. No? So, what is the destination? Yun ang tanong. What is the goal? Three phrases are used to describe the goal and the destination. Ano po ang sabi po ng talata? Una, unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Pangalawa, to become mature. At pangatlo, attaining the whole measure of fullness of Christ, Christ-likeness. So, all three phrases ay ano? It speaks of growth, maturity, progress in the Christian life. That is the destination. That is the goal. At lahat ng programa ng simbahan nakatuon sa pag-abot ng goal na yan. Yung budget ng simbahan nakatuon sa goal na yan. Kaya nagbabudget ang simbahan para sa edukasyon upang yung edukasyon na yon magtulak sa pag-abot ng destination. Sa aming mga camping, meron kaming yearly camp for the youth. The goal of that camp is maturity for the youth. Ine-encourage, tinuturuan, dinidisciple, at responsibilidad ito ng mga pastor. Ang mga pulpito every Sunday, every preaching of the word every Sunday, the ultimate goal is unity in the faith, becoming mature, and attaining the whole measure of the fullness of Christ. Yung tatlong goal na yan ay destination na dapat maabot ng mga mananamba. Ngayon, kumusta simbahan ninyo? Anong ginagawa mo every Sunday? Palundag-lundag lang, papalapalakpak, tapos encouragement lang. So, how can you reach maturity? How will you reach the unity in the faith, in the knowledge of Son? It is not just unity for the sake of unity. Dapat nagkakaisa kayo saan? Sa knowledge of the Son of God. Eh, Pastor Roel, unity naman pala importante. Yes, but not just any unity for the sake of unity. Dapat nagkakaisa ang katawan ni Kristo saan? Sa karunungan sa anak ng Diyos. Mamaya, I will explain it later. So, makikita po natin mga kapatid na Ephesians 4:12 says, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat. So God gave the prophet, the apostles, the teachers, the evangelists, the pastor. Binigay niya ito, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Ultimate goal, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, which is the church. Pag tiningnan mo ba yung church? Pag tiningnan niyo ba yung katawan ni Kristo? Mukha bang matatag? Mukha bang healthy? O yung tipong mukhang tatlong buwan na lang o ilang buwan na lang, giba na? O ilang panahon na lang, wala na? Katawan ba ni Kristo yon? So pag nangyari po yon na ang simbahan ng local church ay darating sa punto na mukhang may sakit, kasalanan po ito ng mga inilagay ng Diyos na tagapanguna. Nothing more, nothing less. Everything rise and fall on leadership.
may problema hindi ang mga tupa, kundi ang tagapanguna sa tupa. Pag may sakit ang pastor, may sakit din ang tupa. Pag sablay ang tagapanguna, sablay din ang mga tupa. That the sheep will not grow beyond the ability of their pastor. Take note of that. Ang mga tagasunod ay hindi uunlad at hindi lalago ng higit sa kanilang tagapanguna. Ganun lang lagi level nun. Kung 5 ang tagapanguna, 4 ang level ng mga tagasunod. Kaya importante sa isang tagapanguna ang patuloy na lumago din, sapagkat siya ang umaakay sa paglago sa kanyang mga pinangungunahan. Verse 12 sums up the goal of destination by speaking of building, that the body of Christ may be built up. We are to picture a house under construction. Nakakita na ho ba kayo ng bahay na tinatayo? Saan po ba sinisimula ng pagtatayo ng bahay? Una ba bubong? Hindi. Stage by stage, the building is to be erected. First comes the footing or the foundation. Hukay muna. Lagay muna ng footing. Ilalagay ang pundasyon. Then comes the frame. O ano po yun? Hollow blocks. Lalagyan ng frame. And then the roof. Pagkatapos po, ire-ready ang electrical, ang plumbing, ang drywall, ang taping, ang carpet. In the same way, stage by stage, step by step, the church is to be built up. Kaya, diskarte po ito mga kapatid. Nangangailangan ng karunungan. Nangangailangan ng isang mahusay na tagapagtayo. At alam naman natin, ang Diyos yun. Ang Diyos ang nagbibigay ng blueprint on how we can do it. And it is Christ who knows the foundation. He is the foundation and He is the one who teach pastors on how to do it. Hindi naman po pwede pagkatapos na isulat sa plano eh. Magpe-pray na, Lord, bahala ka na. Ayan naman yan eh. Mangyayari naman yan. Ayon sa gusto mo, itayo mo. Kung paano, bahala ka na. No! Sa Biblia, parating tumatawag ang Diyos to accomplish His work. Eh minsan, ito yung sablay sa ibang mga naniniwala sa sovereignty ng Diyos eh. Maling sovereignty ng Diyos ang pagkaintindi. Eh, Diyos naman ang magliligtas ika eh. Ililigtas ng Diyos yan kung gusto ng Diyos. Eh, ang Diyos ang magdadala sa atin kung sino gusto niyang dalhin. Ito ang mga madalas na katuwiran ng mga pastor na tamad. Hindi po theology'ng malalim yun. Ang theology'ng malalim ay ang paniniwala na Diyos ang may kapangyarihan, ang paniniwala ay Diyos ang kumikilos, pero hindi ka tumitigil sa pagtupad ng gusto ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka nun makakatakas talaga sa Diyos. Pero kaysa pahirapin mo ang process, kaysa pahirapin mo ang sitwasyon, ikaw na nakikinig sa Diyos, dapat gawin mo na ito agad. Imagine ninyo mga kapatid, kung si Jonah ay isang matured na listener of God, when he heard the voice of God telling him to go to Nineveh, and he abide immediately, ano nangyari? Di wala nang paglunok ng isda, wala nang pagsuka doon sa lugar na... Di nakuha niyo po mga kapatid, pero alam natin kung bakit isinulat sa Bible yon. May layunin yon, may purpose yon. Pero the ultimate goal of God, when He called somebody to the ministry, ang goal ng Diyos, sumunod ka agad. Ang goal ng Diyos, gawin mo agad yung gusto niya. Kasi kaya ka tinawag, you are capable of that. Kaya ang kinakausap ko po rito, importante yung mga nasa pangunguna eh. Yung tinawag para mag-lead. Amen? Kaya nga, tanungin mo sarili mo, tinawag ka ba talaga? O wala ka nalang ibang option? Are you called to the ministry? Or wala ka nalang ibang mapuntahan kaya ka nagpastor? Kasi malaki ang role. Ang goal ng simbahan ay maging matatag ang katawan ni Kristo. At ito'y trabaho ng mga inihanda ng Diyos sa paglilingkod.
Amen? So, she is to be built up until she reaches unity, maturity, and fullness. The she is no other than but the church. Ipine-prepare sa pagbalik ng kanyang groom. Amen? And those who are entrusted with church office, pastors, leaders, are to aim for the building up of the body of believers. And that is what Christ wants for His body. And that is why Christ has given His church pastors, elders, deacons, so that the believers entrusted to their care may be built up. Amen? Now, ano yung goal ng church? What is the goal of the church? One, unity. The first goal God has set for His church is unity. But, take note, it must be the right kind of unity. Hindi po united for the sake of being united. Ang sabi ng verse, He wants her to strive for unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Saan dapat nagkakaisa? Sa faith. Nagkakaisa saan? Sa knowledge of the Son of God. No, so what kind of unity does the Lord wants for his church? He wants her to strive for unity. We are to be united in the faith. Ano ibig sabihin nun? Holding in common doctrines and beliefs concerning the Lord Jesus Christ. Doctrine yan. And we are to be united in the knowledge, which means to have a personal relationship with Jesus. Importante na nagkakaisa sa paniniwala, nagkakaisa sa sistema, nagkakaisa sa doktrina, sa theology, at merong personal na pagkakilala kay Kristo. We are to be united in our knowledge of God's Son. Mga kapatid, the Lord wants His church to have unity around Christ. All of God's people are to be one in Christ. Amen po? Tingnan ninyo ang sabi ng Panginoon ni Apostol Pablo. Ephesians 2:21, Tagalogin na natin. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay. O kanina, ginamit natin yung analogy ng building of a house. So sabi ni Pablo rito, sa pamamagitan ni Kristo, siya yan. Ang bawat bahagi ng gusali, ang katawan ni Kristo, ang tinutukoy dyan, ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, unity in Him, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. That is the desire of God. He wants us to have unity, but not just unity for the sake of unity. We need to be united in doctrine. We need to be united in our in our knowledge of the Lord Jesus Christ. Ephesians 4. Tuloy natin, balikan natin yung unang talata. Ano sabi po ni Pablo dyan? Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. So, sikapin yung unity in the Spirit sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Sinabi rito yung mensahe natin kahapon eh, meron tayong iisang hope. At ang hope na ito ay si Kristo. Ano po? Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, may iisang katawan, iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. So this is the first goal of the leadership of the church, to unify the body.
Ngayon, paano mo pagkakaisahin yung mga miyembro sa isang turo kung ikaw mismo iba-iba turo mo? Paano mo pagkakaisahin ang mga miyembro sa isang solidong pundasyon ng pagkaunawa kung ikaw ay dampot lang ng dampot ng teaching sa internet, nagkokopya ng sermon ng may sermon? No? So, paano lalago? Yung bang tipong kung araw na ng Sabado, wala ka pang sermon na naihahanda, tapos magbabasa ka lang ng daily bread. Doon sa daily bread, kukuha ka ng mensahe at yun ang isesermon mo pag Linggo. How would you expect your church to grow? Mga kapatid, naranasan ko rin naman yan. Nung ako'y bago pa lang sa ministeryo, talagang sakit din ang ulo ko eh. Paano ba gagawin? Paano ba gagawa ng mensahe? Naiintindihan ko kayo, hindi ho madali eh. Pero alam niyo po, na-discover ko ang sikreto ng paggawa ng mga aralin, ang pagtuturo at pag-aaral ng salita ng Diyos ay nandun sa word na consistency. Consistency. Kaya nga sabi, hindi ka dapat, ano tawag doon, bilang tagapanguna, dapat nakatuon ka doon sa layunin eh. Doon sa goal mo eh. Nakatuon ka doon sa ipinapagawa. Kaya naman mga kapatid, minsan talagang hirap na hirap yung mga pastor sa pagtuturo, hirap na hirap yung mga pastor sa paggawa ng sermon, eh masyadong abala sa maraming mga bagay na hindi naman dapat iyon ang prioridad. Yan po ang problema sa aklat ng mga gawa, sa Acts chapter 6. Yung mga pastor na dapat ay nangangaral, doon sila nag-concentrate, yung mga apostol. Pananalangin, pangangaral ng salita ng Diyos ang kanilang pangunahing gawain. Kaya nung nagka-problema ang simbahan at pinipilit sila ng mga tao na pagtuunan ng pansin yung problema, sabi nila, hindi, humanap kayo ng mga diakono. Humanap kayo ng mga leaders among you na gagawa ng mga bagay na yan. At hindi dapat nag-aabala ang pastor sa mga bagay na yun. Hindi naman pastor ang dapat gagawa ng mga bagay na yun. Pero si pastor masyadong abala sa pagpapapogi na para bang siya lang ang may karapatang gumawa ng lahat ng bagay, na siya ang gagawa pati paglilinis ng simbahan, pagmomower ng kapaligiran at lahat, pati yung mga aesthetic na simbahan siya ang gagawa. Ano pa matitira sa iyo sa paglikha at paggawa ng mensahe para sa salita ng Diyos pag Sunday? Out of focus. Paano ka pag gagawa ng salita ng Diyos? Paano mo mapapalago? Paano darating doon sa goal ng simbahan ay mag-mature? Wala lang. Papakainin mo ng junk food ang mga miyembro. Papakainin mo ng street food. Lalago ba yan? Kaya pinaghahandaan yon. Sariwa, masustansyang salita ng Diyos ang dapat ipinapakain. At hindi mga kwentong walang kwenta. Hindi ka life coach. Hindi ka motivational speaker. At hindi ka nandun sa pulpito to motivate the people. Nandun ka sa pulpito para mag-mature sila, lumakas sila, at ang makapagpapalakas lang sa kanila, salita ng Diyos. Paano mo gagawin yon kung ikaw mismo, pastor, hindi mo naiintindihan ang salita ng Diyos? Kaya ako dito sa Tinig ng Pag-asa, ayan sa screen ninyo ang salita ng Diyos. Yan ang ating dinidiscuss. Yan ang ating pinag-aaralan. Nakuha niyo po, ganyan hinihimay. Ganyan ipinapakain. Ganyan isinusubo. Kaya tayo may pastor, kaya tayo may mga leader ng church para akayin ang mga miyembro towards maturity. First, towards unity. Yan ang una. Towards unity. Second, sabi po, una, the first goal is unity. The second goal, maturity. The second goal the Lord has set for His church is maturity. No one likes to be told to grow up. Gusto nyo ba yun? Sasabihin, uy, lumago ka naman. Mag-mature ka naman. Di ba nakaka-insulto yun? Sino ba sinasabihan ng ganon? Yung matanda na ang gulo,
kulang pero bata pa ang isipan. Naririnig niyo ba yung mga nanay pag nagrereklamo? Naririnig niyo ba yung mga ina kapag nagsesermo na? Kailan kayo mga tututo? Ang tatandaan nyo na, maglikpit man lang ng higaan, di nyo magawa. Yung pinagkainan nyo, nagkalat. Yung mga damit nyo, hindi nyo man mailagay sa lagayan ng damit, nagkalat. Hindi ba? And grow up! Yun ang lagi nating narinig. Kailan ka lalago? Kailan ka magmamature? Ayaw nating maririnig yon. Pero bakit natin naririnig yan? Kasi nga, eh matanda ka na, pero immature ka pa. Sorry mga kapatid, pero ubod ng dami pong ganyan sa simbahan, doon na ho tumanda, pero walang nalalaman. Salita ng Diyos ang dapat laman ng puso ng mga mananampalataya, pero hindi natutunan bakit naging irresponsable ang mga pinagkatiwala ang mangaral ng salita ng Diyos at magturo sa mga taong ito towards maturity. The image here is that of a little child. The word Paul uses for maturity is the same word used to describe the development of a child until the child reaches adulthood, adult strength, adult discretion, adult height, adult wisdom, adult knowledge, and adult emotional stability. At hindi po yung nagagawa overnight. In each stage of development, yung magulang, the parents' objectives are clear. At first, ano dapat gawin ng magulang? Turuan. Una, subuan. Hanggang sa lumaki, hanggang sa lumusog, hanggang sa sila na mismo makasubo sa kanilang sarili. Naalala nyo ba, ni magtali ng sapatos, ikaw ang magtatali. Ikaw ang maglalagay ng kurbata, ikaw ang magpupusod ng buhok, ikaw lahat ang gagawa nito. Pero kung 40 anyos na anak mo, ikaw pa rin gumagawa nun, napaka-irresponsible. Ang tawag doon? Irresponsible mo, nanay. Gusto kong matawa, pero minsan ito ang totoo. Mag-aasawa na yung anak mo eh. Walang nalalaman. Nakuha niyo po? So the goal of the Lord, even for the church, like the goal to our children, is to reach maturity. Pinapalaki yan hanggang sa sila'y makapag-desisyon na sa kanilang mga sarili. Our goal is their maturity. In the same way, Christ has a similar goal for the church. Amen? To make it mature, to make it grown up. The goal is a full-grown Christian and a full-grown church. At higit sa lahat, the Lord doesn't want a childish church. A childlike church, yes. But a childish church, absolutely no. Amen? The goal of the Lord is childlike. Yung tayo maging bata. Sabi, malibang magsitulad kayo sa batang ito. Saang aspeto yon? Yung kahinahuna ng bata, yung kawalang muwang ng bata. Okay yon. Pero yung pagiging childish, yung pagiging masyadong, ano tawag doon? Yung panahon ngayon na napakamatampuhin. Nakarinig lang ng sermon na medyo nasaktan. Layas na, lipat na ng ibang church. Hindi lang napagbigyan sa gusto. Layas na, hindi nasisimba. Kailangan mo pang dalawin para mapabalik mo. Ano ba yon? Yung ba yung attitude ng matured believer? Yung ba yung attitude ng isang matured Christian? Hindi lang nagustuhan yung inihanda nung fellowship. Reklamo na. Nakuha niyo po mga kapatid ang sinasabi ko. The goal of the church, of the leaders, is not only unity, but maturity. Those who are in the church office, the pastors, the leaders, are to want the same thing that Christ wants. They are to want a church that is grown up, a church that is mature,
That is our aim. That is our goal. That is our calling. Pastor, yan ang calling. Eh, Bishop Rowell, hindi naman nasusukat ang maturity eh. Totoo. Wala naman pong measuring stick para sukatin ang maturity. Pero, how do we measure nga ba maturity? So, mahirap itong sukatin, pero tandaan po niyo to. Kung sa physical body ng isang bata, nasusukat natin yung growth ng bata, sa spiritual meron din. Merong tinatawag na mga milestone eh. There are different milestones along the road of human development which mark increasing maturity. Sa human development ito, ano po? Physical or human development. One, graduation from grade school. Pag hindi nakaka-graduate ng grade school at puro elementary pa rin hanggang ngayon, may malaking problema yung bata. Tama? Pagkatapos po niyan, summer job. No, nagtatrabaho. Para yung bunso ko, hindi mapakali. Hanap ng hiring, hindi po matanggap. Kahapon, ang balita niya sa akin, mukhang meron siyang chance makapasok ulit doon sa dati niyang pinagtrabahuhan. Sabi ko, can you do it sabay sa pag-aaral at the same time doing summer job or doing job? Sabi niya, yeah, it is just a matter of planning. It is just a matter of time management. Okay, sabi ko sa kanya. So, nakikita niyo yung development. Graduation from grade school, summer job, passing driver's license, na po, pagkatapos having a high school diploma, graduating from college, moving into one's own apartment, having a career, getting marriage, or getting married, getting married, and being a parent. Those are the milestone along the road of human development. So, Christian maturity, however, is also measured, no, in a manner na pwede mong makita sa milestone ng buhay. Hindi man sa pamamagitan ng ganyan. Kasi una, ay naka-attend ako ng soul class, matured na ako. No, dami ko nakita. Graduate na ng soul class, wala din. O graduate na ng discipleship class, wala din. Ah, di ba, minsan, nabaptize na ako eh. Hindi lahat ng nabautismohan, totoong ligtas. Eh, na lumapit ako sa altar eh, nagtas ako ng kamay, tinanggap ko si Jesus. Hindi. Yun ay mga milestone. Maaring steps of you of spiritual development. Pero it doesn't guarantee na totoong nagmamature. So, the measure of our maturity is Christ. The more we become like Christ, the more mature and grown up we are in the faith. Wala po tayong pwedeng panghawakang mga siguradong milestone for spiritual development. Hindi palibasa na kapag seminaryo yan ay matured. Ang dami ko pong kilalang pagka-graduate ng seminaryo, gusto sa ministry, akala mo alam ang gagawin pagdating sa ministry, palpak. There is no guarantee on that. So the measure of our maturity will be Christ. The more like Christ we become, the more mature and grown up we are in the faith. And this is where the third goal comes in. First goal, unity. Second, maturity. The third is fullness. Fullness meaning attaining to the whole measure of the fullness of Christ, Colossians 1:9. We in turn are to have all the fullness of Christ. In other words, the Lord wants the church to be like Christ, to imitate Christ. That is the third goal. At yan po yung sign ng maturity. You will see the fullness of Christ. What is the fullness of Christ? Ano ba yon? Na dapat nating gayahin. What is the fullness of Christ that we are to imitate? Mind of Christ. In mind are such things as the love of Christ. We are to imitate how Christ love
His people. He laid down His life for His people. The Christ habit of prayer. Christ custom of regular and faithful worship. Christ perfect obedience to the will of God. Christ resistance against sin, evil, and temptation. Christ servant nature. Christ love for the knowledge of Scripture. When we become like Christ in every way, then we are mature grown up in the faith. That is what we should imitate. That is the fullness of Christ. It is the task of the pastor, the elders, the deacons, the leaders of the church to bring the members to that fullness. Pastor, elders, deacons are to work for a membership, a congregation which aims for the fullness of Christ. Kaya mga kapatid, di ako natigil. Kahit na ilan na lang yung nakikinig sa akin, kahit ilan yung nanonood, hindi po ako titigil. Kasi that is my goal. That is my calling. That is my work. It is the task of the office bearers to bring about this fullness. Amen? Now, second point. Yung first point natin kanina, ang unang punto natin ay the goal of the church. The second point natin, the method of church office. Anong method ang gagamitin para maabot yung mga bagay na ating pinag-uusapan? The method is equipping. Equipping. How the office bearers or the leaders accomplish the goal of unity, the goal of maturity, and the goal of fullness? The answer is equipping. Ephesians 4:12, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. A literal translation of the Greek word used to equip is the same, no po? Word as to prepare. Pastor and church leader are to prepare God's people. A literal translation yan na word equip is the same word used for a Roman general equipping his soldiers for battle. So yung Roman general will supply the need for battle. Spear, sword, shield, and training them in the use of those spear, sword, shield, and drilling them to fight as a unit. Ang tawag po doon sa training na yon, sa spiritual sense, ay equipping. Huwag mong asahan, pastor, na yung miyembro mo ay matututo kung hindi mo tinuturuan. Huwag kang madamot. Yung bagay na itinuro sa iyo ni Pablo bilang ikaw si Timoteo ay ipagkatiwala mo rin naman sa iba na may kakayahang magturo sa iba. Huwag puro ikaw. Ako po mga kapatid, as much as I want to preach and my passion is to preach and to teach, pinagkakatiwalaan ko rin po ang alam kong mga tao sa loob ng simbahan na capable na gawin yung ginagawa ko. Pinauso po kasi ngayon yung mga preaching pastor na lang at preaching pastor na lang yung magpipreach. Pambihira. Hindi naman ganun. Paano matututo yung iba? Kaya yung ibang mga miyembro, wala na lang, tagaupo na lang doon. No, ginawa na po, hinati-hati. Merong pastor na visitation, merong pastor na taga na hinati-hati. Nung araw naman mga kapatid, naaalala ko, lumaki ako sa simbahan, isa lang ang pastor eh. Yung pastor na yon, siya ang preacher. Siya rin ang gumagawa ng scheduling ng visitation. Siya rin ang gumagawa ng mga counseling. Siya lahat. Kaya nga nagsaserve siya as spiritual father eh, doon sa
sa congregation. Eh ngayon na lang naman, no? Kalit-lit na simbahan, eh, apat ang pastor. Lahat yun susuelduhan. Lahat yun tatanggap ng honorarium. Imagine mo, isang beses, eh, apat ang pastor, apat lang naman linggo, isang beses, isang linggo lang magsesermon yung pastor. Lugi simbahan eh. Di po ba? Sa dami ng pinapasweldo. Na dapat maituon pa dun sa ibang mga gawain at pagmimisyon. Pero hindi. Yung ba mga pastor na yan, magmimisyon? Hindi. Pag nagmisyon, di mahahati pa yung pondo ng simbahan. Salip na sweldo nila ang unahin na lang. They will not do mission and church planting. Dahil mahahati yung kanilang pakinabang. So malungkot, pero ito ang realidad. We need to equip people. Dito po sa Canada, mga kapatid, meron po kaming mga churches dito na yung ibang mga pastor namin, dito na lang po sila nagpastor. And equip namin sila. And ngayon, they're doing well. They're doing pastoral ministry with diligence, faithfulness. We need to prepare God's people. Pastor and church leaders are to equip the church. They are to give believers the equipment they needed for unity, maturity, and fullness. Isasabak mo sa digmaan ng hindi handa, hindi nila gagawin yon. Kaya i-equip mo sila, bigyan mo sila ng tool. Bigyan mo sila ng magagamit nila para sa gawain. Of course, it isn't pastors and leaders who really equip the church. Alam naman natin yon. Huwag mo iba to sa akin, eh, pastor. Hindi naman tayo nag-i-equip, ang Diyos ang nag-i-equip. Amen! And I believe that. It is the Lord who does this through His Word and through His Spirit. But it is the task of the pastor to create a climate within which the Word and the Spirit can operate within the lives of God's people. Amen. To this end, the pastors and the leaders supervise the preaching of the word, call the congregation for worship, administer the sacraments, encourage the faithful, admonish the wayward, and establish Bible studies, small groups, and all the like to equip the members of the church. Responsibilidad mo yun, pastor. Huwag kang umasang lalago yung mga yan kapag hindi mo natuturuan ng tama. Pag hindi mo na ipapakita kung anong gagawin, wala. Hindi nila yan matututunan. So the people are to be equipped or prepared for works of service. It is neither biblical nor desirable for the minister, the elders, and the deacons to do all or most of the work of the church. Huwag ikaw lahat. Ikaw na pastor, ikaw na preacher, ikaw pa presider, ikaw pa tagapagpakanta, pambihira naman. Wala na bang marunong kumanta ng mas may tono kaysa sa iyo dyan? Wala na bang marunong pang mag-preside man lang o manguna man lang? Dapat yan ay natuturuan. Within the church, we have all been given to each other as heavenly gifts in earthly wrappers. We are just channel. Tama ka, gift yan, galing sa Diyos. Pero ginagamit tayo ng Diyos sa gift na yan. It is our task and calling to serve the Lord by serving each other. So yung pastor, yung leaders are to bring about one, unity, second, maturity, third, fullness by creating opportunities for members to serve each others. Kaya tayo, nagtitrain tayo ng mga small group leader. Yung mga small group leader, sila po yung nag-handle ng mga small group Bible studies every week. Amen? Ini-encourage po natin sila
na mag-fellowship, at hindi lang mag-fellowship, mag-aral ng salita ng Diyos. The office bearers or the pastors can even must take a leading role in the encouraging our service of each other so that we gain unity, maturity, and fullness. The pastor must be first in serving their fellow believers for the common good of all of us. Kaya nga lagi yung pastor lang siyang nangunguna eh. Ang pastor lang laging halimbawa eh. Ang pastor lang halimbawa ng pagkakaloob. Pag nakikita ng mga miyembro na yung pastor ay faithful sa kanyang giving, people will also give. Pero alam nila yung pastor ubod ng damot, hindi generous. Wala eh. Tayo ang example, ganun talaga eh. At bilang conclusion, mga kapatid, God's will for His church is that it built up, that it grow in unity, maturity, and fullness. And how terrible it is when the church doesn't do this. Sipin po ninyo ang isang sanggol who stops growing and maturing. Quite naturally, the parents become concerned. They know things are not right and the child is not healthy. So anong gagawin ng magulang? Dadalhin sa doktor, ipapa-check up. Likewise, a church that stops growing and maturing is an unhealthy church. And a Christian who remains at a standstill in his or her spiritual life is in serious trouble. Ipagamot natin to sa Diyos. Bakit mahalaga ito? Why is it so important? Ang sagot nasa verse 14 at sa huling talata. Sabi po, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Kaya mga kapatid, usong-uso yan. Si Adlapis, hindi nyo akalain merong ganong klase ng teaching. Si Adlapis, nasikat na sikat, kuya ng lahat, tito ng lahat, kalaunan, ang teaching ay kakaiba. Gano'ng karami ang nasa day by day na hanggang ngayon, kapituko doon at hindi naniniwalang heretical ang teaching na ito ni Adlapis. Sila'y nadaya, sila'y nailigaw ng mga taong katulad ni Adlapis na ang hangad, dalahin kayo sa kamalian. Pero kung ikaw'y matured na, alam mo na ang mga teaching na ito, alam mo na yung mga pagtuturo, alam mo yung mga doctrine, you have unity in the faith and knowledge of Jesus, hindi na kayo magiging katulad ng mga bata na madaling matangay sa pamamagitan lang ng isang lollipop. Lollipop na iaalok sa iyo, mukhang masarap, mukhang okay, mukhang maganda, pero kalaunan may lason pala. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camio po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.